Ayan. Good day, everyone. Nandito tayo ngayon sa Brochito Channel sa ating simple tutorial. Ayan. Shout out sa ating mga ka-vlogger kay Brother Roy, kay Brother Erwin Padernal, sa lahat ng ating mga ka-vlogger. Ang tutorial na ito ay intended sa mga gustong makatuto ng OBS Streamer Simple Tutorial. Ngayon, atin pong sisimulan ang ating tutorial, guys. Siyempre, tayo ay mag-e-install ng tinatawag nating OBS Studio Streamer. Ayan po. Mayroon na pa akong dinownload na OBS. Atin na lang pong i-install. Siya nga po pala, makakakuha kayo nito sa inyong laptop sa website na kung saan itatype nyo lang ang OBS Studio. Ayan po, atin na pong i-install. Run as administrator. And next. Next. Install. Hintayin natin. Ayan po ang magiging outcome ng ating OBS. Update now. Tingnan natin sa update now. Para makita natin ang bagong features ng OBS. I-update natin, guys, para updated tayo sa mga new features ng OBS. Tingnan po natin ang magiging outcome nito. Ayan, downloading na. Bilis. Ayan, hintayin natin, guys, ang pag-download ng update. Huwag lang po kayong mainit dyan, guys. Para may views naman tayo. Downloading OBS plugins, context snapshot. Ayan po. Siya nga po pala, guys, ang isa kong advice sa mga magse-setup ng mga bagong software, huwag tayong malunod sa mga settings, mga instruction. Kung ano yung focus natin, doon ka lang mag pupokus kung ano ang ating interest. By the way, kapag yun ay mali, ay i-confirm naman ng software kung yun ay hindi pwede, kung hindi or invalid, yun po ay hindi naman mag-confirm. Kaya, as what I have said, kapag ikaw ay mag-install ng software, tingnan nyo lang po kung ano ang inyong interest sa gagamitin nyo. Doon lang po kayo magpindot, mag-focus, at makikita nyo along the way, madi-discover nyo na lang ang mga features nyan as we go along sa pag-explore ng mga bagong software. Siyempre, sa una, kapag hindi ka magtiyaga, talagang mahihirapan tayong madiscover, mga kapatid. Ayan. Hintayin natin, medyo
bagal. Gusto kong pakita sa inyo na updated ang ating i-tutorial para mas maganda ang ating kalalabasan. Siya nga pala, ang aking screen recorder dito ay Ice Cream Screen Recorder. Napakaganda po niyan sa laptop. Pwede kayong mag-record dyan at control nyo ang mga settings. Ayan po, huwag lang pong mainit. Ayan na. Update complete, ayan. Lang nagla-live, ano? Ilo-launch na natin ang OBS. Ayan po, guys. Sabi ko sa inyo kanina, from the very start, most of the time, hindi natin nagagawa yung ating mga gagawin sapagkat unang-una, nalilito tayo sa mga settings. But by this time, i-focus lang natin ang ating mga attention, ang ating mga interest sa gusto nating gawin. Ayan po. Hindi mo naman kailangan basahin lahat yan. Basahin mo lang ng random sapagkat napakarami yan. I-close muna natin. Ayan. So, ganyan po ang magiging outcome ng ating OBS Studio. Hayaan natin siya. Una po pala, ganito ang ating gagawin pag mag-set up tayo ng streaming example sa YouTube. Pupunta tayo dito sa right lower side ng ating interface ng ating OBS dito po sa naano po ng ating mouse. Pindot natin ang settings, ganyan. Tapos hahanapin natin yung stream. Tapos nandyan po naka service Twitch. Ayan, ipindot natin yung options. Ilalagay natin sa YouTube RTMPS. Di ko alam kung anong meaning niya. Basta YouTube, ipindot na natin. Ayan. Then connect account recommended. So mag-aano tayo, magtawag yan, magkoconnect sa YouTube. Ikoconnect natin ang ating account sa YouTube. Yan. Ganyan po, i-redirect ka niya sa iyong browser. Ayan. Magsasign in ka sa gusto mong kung saan ka mag-stream. By the way, dalawa yung aking monetized channel. Ako po ay nagpapalit-palit ng streamer. Ito mostly ang aking gagamit, Bro Chito Channel. By this time, gagamitin natin yung Wonder TV. Ayan, i-connect natin. So, ayan na po. I-continue. Ayan po, makikita niya, authorization completed successfully. You can now close this page. Ayan, i-close natin. At babalik tayo sa ating OBS. Ayan na po, nakita nyo na connected account. So, ngayon po, pupunta tayo na sa i-close natin to for another setup. Kasi nagawa na natin, as what I have said, yung interest muna ang inyong titingnan. Huwag kayong malunod sa mga instruction. Ayan, i-close natin mga kapatid. Oops! Sabi niya, you have unsaved changes. So, i-save natin. Kasi supposed to be pala, gusto kong ipaalam, dito sa baba niyan ay mayroong apply and okay. Ayan. Kilid muna natin itong nag-pop up. Hayaan mo siya dyan. Ayan po, ganyan na. O, nakalagay na siya, naka-connect na siya sa sinasabi nating ay tawag. Thank you.
balik natin guys, okay? Na close call. Ganun talaga sa pag-setup video, may mga error. Pag gusto mong alisin to, ito kasi pala, paliwanag ko na lang para malinaw na sa inyo. Itong chat na ito, dito mo mamamonitor yung chat doon sa iyong browser wherein ikaw doon ay nag-stream. Aalisin natin siya para hindi muna siya mag-pop out dito for the sake of our tutorial. Ipindutin mo dito. Ayan. At alisin natin yung chat. I-uncheck natin. O, makita nyo, wala na siya. Ngayon, mag-i-stream ka na, guys. But before ka mag-stream, kailangan merong laman itong ano na to, interface na ito. Gagawa tayo ng bagong scene. Ibig sabihin, dito natin ilalabas ang mga ating mga media source, templates, video, text. Ayan po, nandyan po lahat. Ngayon, gagawa tayo ng another scene dahil wala pa tayong scene. Gagawa tayo ng bagong tinatawag niya na setup dito kung ano ang ating gustong ipalabas doon sa ating browser, mga kapatid. Mag-a-add ka dito sa plus. Ayan, nandyan po, lalabas ang mga audio input capture. Yan po, pag sinabing audio input capture, yan po ay intended sa mga media player. Halimbawa, nag-play ka ng music, nag-play ka ng video. Yung sound po noon, siya yung magka-capture noon. Ayan. Audio input capture. Ay, siya nga pala, baliktad guys. Audio output capture, dito po pala ang kanyang capture sa mga music natin, mga kapatid. Dito ang magka-capture ng mga, halimbawa yung sinabi ko kanina, video, audio, mga kapatid ko. Ayan, huwag kayong mag-alala. Tapos dito sa audio input capture, ito naman yung magka-capture ng inyong mic. Ayan. Dito sa color source, huwag na natin pakialaman muna yan. Dito tayo sa basic, yan. Sa image slideshow, dito po sa mga picture mo, mga image, pwede mo siyang idagdag. Tapos sa media source, then pag sinabing media source, ang format niyan ay video, GIF, mga ganun. Yung mga gumagalaw na image, video, yan ang tinatawag, ang sakop niya, yung tinatawag na media source. Then text, dito naman, kung ano ang gusto mong isulat dito sa interface. For example, Wonder TV, Brochito Channel, or whatever, dyan po ka maglalagay. Yan. Video capture device, dito naman po sa ating camera, kung saan ka makikita sa interface. Yan, in-explain ko po muna. Yan, sa window capture, dyan naman yung pang-capture sa another window na i-open mo. Pag in-open mo yan, ay ika-capture niya, mga kapatid. But hindi natin matatapos lahat yan sapagkat napakarami yan. Titingnan po natin yung pinaka-basic na dapat nating gawin sa ating tutorial na ito, mga kapatid. Ayan. Siya nga pala, additional ko lang, kapag medyo kayo ay nalilito, pwede nyo akong i-private message for additional information. Ayan. Pag medyo nalilito kayo sa aking tutorial. Ngayon, ito na po, pupunta tayo, ha, bibigyan natin to ng tinatawag na background. Kapag ang gusto mong background ay gumagalaw, ang gagamitin natin ay yung tinatawag na media source. Ayan. Pipindutin natin yung media source, ayan. At dahil wala pa tayo, mag-create ka, pipindutin mo yung create new. Ayan. Create new, ayan. Pindutin mo yan. Then, okay. Ayan po, andyan na. Sabi ko kanina, uulitin ko, huwag kayong matakot sa mga settings na yan. Ang hahanapin natin yung media source, mga kapatid ko sa Panginoon. Ayan, talagang Christian tayo, mga kapatid ko. Ngayon, hahanapin natin kung ano ang ating ilalagay na background. Ayan, ulitin natin. Halimbawa, maglalagay ka ng media source, pindutin natin yung media source, then create new, then okay. Yan. Tapos, pipindutin natin yung loop. Ang ibig sabihin ng loop na yan, hindi siya mag-e-end.
pag ang GIF kasi seconds lang ang kanyang galaw, then mag-e-end na siya. For the sake na continuous ang inyong background, lalagay mo yung loop para tuloy-tuloy ang kanyang galaw sa interface ng ating streaming. So, hahanap ako, magbabrowse tayo sa aking computer. Ayan, magbabrowse ako ng isang image na or isang GIF or isang video na pwede kong i-background. Dito po sa aking desktop, marami na po ako ditong na-compile ng mga media sources na gagamitin ko para sa aking background. Ayan po, bubuksan ko na itong media sources ko, yung sources ng aking tawag nga pagla-live. Halimbawa, ito po yung GIF, ito po yung gumagalaw na background. I-select ko yan. Ganyan po, nakilalagay ko sa loop, then okay. Ayan po, makikita nyo, nandiyan na siya. So, i-ano natin yan, a-adjust mo yan. Ma-adjust mo yan kapag open itong kandadong ito. Kapag inilock mo yan, hindi mo na siya magagalaw. So, you have to open this one para pwede mo siyang i-adjust, mga kapatid. Ayan. I-adjust mo siya. So, makikita nyo, hindi balance yung kanyang corner. So, ang gagawin mo dyan para mag-fit siya dyan sa kanyang square, mag-right click ka, then ipipindot mo yung transform. Dyan ka, magpipili ng mga options. Ayan, fit to screen, switch stretch to screen. Ito po yung stretch kasi pag sinabing stretch, ikaw yung mag-guide kung saan mo ibig ba natin yan, kanto na yan. Stretch, ayan. Makikita nyo, nakapit na siya. At the same time, pwede mo siyang galawin sa anumang picture, anumang gawin mong forma ng kanyang pagiging square. Ayan po. So, yan na po yung ating tinatawag na background ng ating interface ng ating pang-stream. Ngayon, hindi po natin ito tatagalan sapagkat medyo marami na, baka na-overwhelm na kayo. Ngayon po, dadagdag ulit tayo ng another background. Ngayon, additional, ganyan. Lalagyan natin ng sulat or text, mga kapatid. Pipindutin mo yung text. Siya nga pala, ang pangalawang mong ilalagay, ang tawag niya dyan ay multi-layer. Kapag dito ka nag-additional, matatakpan siya nito kasi una itong nailagay. So, what we should do is to make a multi-layer sapagkat patong-patong lang siya kahit ilang i-layer mo, lahat pa yan makikita, mga kapatid. So, ang magandang gagawin natin ay i-multi-layer natin for the sake na anumang idagdag mo dito sa interface na ito ay makikita pa rin ng ating audience, mga kapatid. So, dito natin i-click, right-click, ayan. Dito ka mag-click dito mismo sa harap na ito, dito ka mag-click ng interface, mag-a-add ka, ayan, add. Ayan ulit yung mga options, audio capture, ayan, etc., etc. Dahil ang idadagdag natin ay text or sulat, ipipindot mo yung text, ayan. Ayan, mag-create ulit tayo ng new, ayan. Ayan, pipindutin natin yung okay, ayan po, nandiyan na. Dito sa baba, dito ka na magsusulat ng iyong ilalagay na pangalan or captions. Halimbawa, Wonder TV. Ayan, Wonder TV. Ngayon, okay. Pag inokay mo yan, ayan na po. Makita nyo, hindi siya natakpan. Hindi rin siya nakatakip sa kanyang background. Kasi nga, naka-multi-layer ang kanyang captions. So, pwede mo siyang i-adjust. Dito mo baba natin. Ganyan, ganyan. Ganyan, ayan po. Makikita nyo, nakapindot ang aking mouse. Makikita nyo, pwede mo siyang makapit. Ayan po, guys. Ngayon, idadagdag natin additional picture. Lalagyan ko ng picture ko. I-add natin images. Dito ka uli sa background na ito. Magpindot, right-click sa iyong mouse. Then, pindutin mo yung image. Ayan, okay. At magbabrowse tayo uli ng another picture. Ayan, dito po uli ako sa aking mga na-compile na mga templates dito sa image. For example, ito, ayan, ganyan. Ayan po, okay yan. Andiyan na po siya. So, makikita nyo, di siya nagpapatong-patong kasi nga, naka-multi-layer siya. Pwede mo siyang i-adjust. Ayan, ganyan. So, yan lang po mga kapatid muna. Parang ganun-ganun din lang yung magiging outcome niyan, add lang ng add.
So ngayon, para pag nag-ano ka na, para pag mag-stream ka na, huwag mong kalimutan na maglagay ng audio, tinatawag na input. Audio input, another one. Tapos lagyan mo ng pangalan para hindi ka malito. Lagyan mo ng mic. Ito yung gagamitin mo sa mic na pag-stream mo. Pindot mo siya. Ayan na po siya. Okay. Andyan na siya. Ito na. Ito po mga naka-open kasi, editable pa po siya. So for security ng ating setup, i-close nyo na sa lahat para magalaw mo man ay hindi siya magalaw, mapindot mo man, hindi siya magagalaw. So ito yung mic na nilagay natin, siya yung mag-o-open. Halimbawa, itong kagandahan ng OBS, kasi kahit may music siya, pwede mong i-control ang iyong mic. Ayan, pwede mong pindutin, or else, pwede mong pindutin yung isang ano, yung isang source, pwede mo siyang i-off, ganun. So, ganyan lang po guys, mag-o-open na tayo ng streaming. For example, start streaming. But we can start streaming without another setup. So, pipindot ka dito sa manage broadcast. Ayan. For example, nakalagay dyan, naka-default dyan, my broadcast. Pwede mo siyang i-edit kung ano ang gusto mong title. Pero yung ano niya, naka-default my broadcast, lalagyan natin, for example, live test. Ganyan, live test, ganyan. Ngayon, dito yung options, naka-public siya. Ayan, dito sa mga regulation, no, it's not made for kids. Ayan, nakalagay natin yan. Din dito sa baba, create broadcast and get and start streaming. Kapag automatic mo nang gustong gawin, dito ka magpipindot. But if you want something adjustment pa, dito ka sa create broadcast lang. So, by this time, dito tayo sa create broadcast para makita nyo ang ating setup. Ayan po. Creating a new live broadcast mga kapatid. Ayan na. Ngayon, makikita nyo nandito is start streaming. Ayan. Pwede ka nang magpindot dito. Once na in-start mo yan, magre-redirect na siya sa iyong browser wherein nandoon ang iyong YouTube account. Example, gawin na natin is start streaming. Ayan. Ayan, nandiyan na. I-start na siya. So, i-minimize muna natin siya para makita natin yung ating browser na ginawa. Kay Wonder TV siya nakakonect. Ayan, hanapin natin. Makikita natin kung siya ay nag-open na dito sa ating browser. Ayan. Ayan po, nakikita nyo, nakalive na siya guys. Ayan, pag in-open ko yan, makikita mo na, nandyan na yung ating sinet up po. Andyan na guys. Wait natin ng kaunti. Oops. Medyo bumagal yung ating net. Ayan po. Andyan na guys. Kita nyo. Andyan na yan. So, yan lamang po muna sa ngayon para hindi tayo makarami ng ano. Hindi tayo masyadong malito. So, siya nga po pala yung interesado na manood nito at makaalam ng ating setup. I-type nyo lang po ang Jose Chito Agrabante sa aking Facebook at ipa-private message nyo lang ako o sa aking mga video sa Bro Chito Channel or dito sa Wonder TV ay pwede kayong tawag nyan, magtanong. So, salamat guys. Bye for now. Magkita-kita tayo uli sa Bro Chito Channel and at the same time sa Wonder TV. Salamat, salamat. Mega love shout out sa lahat na nandiyan.